Dahil sa masamang epekto raw ng vape, ipinag-utos ni Pangulong Duterte na arestuhin ang mga nagve-vape sa pampublikong lugar simula ngayong araw. We want it to be registered as a drug, yes, because it's definitely not food. It's potentially harmful. Now, itong vaping, sabi nila, is electronic. Don't give me that. Better stop it because I will order your arrest if you do it in a room. I am now ordering the law enforcement agencies to arrest anybody, ang tawag niyan, vaping in public. Ang vaping, para sa akin, ano yan eh? Ano yan, option? Option niyan ng mga naninigarilyo. Kung hindi ka naninigarilyo, huwag ka mag-vape. Advice ko, huwag ka mag-vape. Ako si Meng Argarin, I'm 43. Ang vaping, alam ko, inintroduce yan dito. Parang late 2009. Pero during then, hindi pa talaga siya namamarket. Pero kilala na siya dito. Kumbaga wala pang established na market. Early 2009, pero nagkaroon siya ng significant na impact talaga. Is around 2012 na ay na may mga nagmamanufacture na ng mga local na mods. 2012 and onwards. Tinesting ko siya, parang early 2010, 2011, tinetesting ko siya, yung mga e-leaf product noon. Kaya lang, during that time, masyadong limited yung market. So, tinesting ko lang siya, tinitingnan ko kung kaya ko mag-quit manigarilyo. Nagsimula ako early, pero since hindi kayang ma-suffice nung mga unang inintroduce na product dito sa market ng Pilipinas, hindi niya kayang isuppress yung urge manigarilyo. So, bumalik ako sa paninigarilyo eventually, and then early 2015, may mga nakasama ako na nagbe-vape. Tinesting ko, doon ko nakita na parang kaya pala. Yun yung naging transition ko. Pero ang sarili kong program dati sa sarili ko is hindi, kumbaga huwag kang titigil mag-vape kahit nagsisindi ka pa rin ng Yossi. I mean, parang kapag anytime na may urge, magsindi ka. Kasi, kumbaga sa akin, ang importante nun sa akin, mas suffice yung ano ko eh, yung nicotine dosage ko for that day. So, kapag, kahit nagbe-vape ako, nagsisindi pa rin ako ng Yossi every once in a while. Until, after 3 weeks, kung di ako nagkakamali, iba na yung lasa, hindi na ako nakakaubos ng kalahating stick. Tapos hanggang sa naging after a week after that, parang ang nangyari is hindi ko na maubos yung tatlong puff, tinatapong ko na. Pero dapat kasi dire-diretso ka lang mag-vape para kasi habang nababawasan yung paninigarilyo mo, nai-enhance yung taste buds mo ulit, bumabalik yung pang-amoy mo. Kaya parang umaabot sa point na yung Yossi lasang styro na sinusunog. Kaya kusang nangayaw yung sistema ko. Kumbaga, hindi ko kailangan pwersa yun yung sarili ko nun. Which is yun yung pinakamagandang paraan ng pag-quit. Yung hindi mo pupwersa yun yung sarili mo. Ngayon, pwede na ako wag mag-vape. Hindi na rin ako naninigarilyo. Wala nang pwede. Una, i-correct ko muna kasi ang vaping per se, hindi siya alternative. Hindi alam na marami, pero ang vaping inilalaban talaga namin as an option. Parang nicotine patch, nicotine gum, option siya para makapag-quit manigarilyo. So, ang hinihingi na, ang inilalaban natin sa governance, sa gobyerno, is payagan tayong gawin yung option na to. Anyway, ang tanong is anong dapat gawin? Siguro, una, kasi malakas na tulang social media, una, dapat magpakalat ng factual information. Kasi, ang information sa internet is kung anong hinahanap mo, definitely makikita mo. Kapag hinahanap mo ang masama sa vaping, makikita mo yan definitely. So kung ano yung hinahanap mo online, makikita mo. So nasa vapor na yan. Hinahanap mo ba yung totoong sagot? O hinahanap mo yung mga mali para mapatunayan mo na mali ang vaping? Na-criminalize yung vaping overnight. At habang tumatagal, nagigigil yung pangulo natin for whatsoever reason, unang beses na nagkasama-sama yung mga shop owners ng Tagalog.
mabuhay kayo para sa isang laban natin. Dapat ano? Dapat makita ni Leon, dapat makita ni Leon na may advocacy behind the business. Lahat naman eh. Ang mga posters niyo sa shop niyo, bawasan niyo yung mga juicer, ilagay niyo sila sa labas. Educational information sa nicotine, tobacco, or educational information ilagay niyo. Para may binabasa habang nagbi-build, may binabasa sila. Sa ayaw at sa gusto nila, sinasalaksak mo sa lalamunan nila yung totoong information. Responsible ka kung ano yung sinasalaksak mo sa bibig mo. Dapat alam mo kung ano yan, ano ang components yan, ano yung magiging epekto niyan. So tingin ko nasasabi ng iba, dalawa yung nakikita kong possible kung bakit nila sinasabi yun. Either hindi nila alam kung ano talaga yung nangyayari on a molecular level, or ayaw nilang intindihin. Kaya nga dun sa grupo natin, di ba, sa Vagwards, legit na pag-aaral. Hindi pwedeng troll. Kasi kung makikipag-discussion ka lang at wala kang factual basis, wala kang lugar dun sa grupo. Kasi kailangan, arali mo talaga, responsible ka dapat sa kung ano nilalagay mo sa bibig mo. Personally, responsible ka. Bibig mo yan eh. Hindi ka pagsasabihan ng nanay mo o ng tropa mo. So as much as possible, nag-disseminate tayo ng factual information, may it be positive or negative, as long as totoo yung information. So tingin ko, to sum it all up, kaya nila nasasabi yun is either hindi nila alam, yung kung commoner, common na tao, hindi nila alam, papasok yung ignorance, or nire-reject nila yung idea ng option. Sa mga ano naman, sa governance naman, pwede nilang sinasabing masama kasi sa kanila na rin nang galing. Meron ako isang nakitang meme na higher taxes is good for your health. Like what the, di ba? Maraming grupo, private, mga secret group, mga ninja ng vaping ang tumutulong sa karapatan ng vaping. Pero ang spearhead natin at ang recognized lang ng gobyerno is, so far I think yung PESIA, may mga institution na tumutulong talaga para ilaban yung karapatan ng dito. Pasko, bawat ordinansa may budget. Lahat ng pwede nilang kuhanin ng budget, kukuhanin nila ngayon. Kaya as soon as possible, maganda yung ganito, nakikita rin tayo. Kung gusto mo talaga makatulong, dadaan ka sa due process. Kailangan itax ang produkto mo. At ang maganda sa taxation, iisa lang ang maganda dyan. Legit ka pag tinatax ka. Pag kinukuha ng gobyerno yung part nila bago mo makuha yung part mo. Kapag natax ka na bago mo makuha yung net na income mo, legit yan. meters. Hanap kayo ng lugar na mas malayo ng konti sa eskwelahan. Kasi isa yan sa ihingin eh. Kaya ka lang naman magkakaroon ng addiction sa certain bagay kapag naging habitual na. So, hindi nagkakaroon ng addiction kapag hindi nagiging habit muna. Ang nicotine patch, ang nicotine gum, ibibigay niya yung dosage mo. Masusuffice yung dosage mo, pero wala yung tinatawag na oral cessation. Yung habit mo na may nakasaksak sa bibig mo. Yung throat hit, wala siya. Kaya effective ang vaping sa lahat ng naging option para makapag-quit. Kasi ang vaping lang ang may oral cessation. May mga tao talaga na nakakapag-quit manigarilyo. At ang vaping, hindi siya gateway sa smoking. Exit door siya. Ang vaping ay exit door ng addiction sa using. Gobyerno, i-regulate nyo kami ng fair. Bigyan nyo kami ng tamang guidelines sa susundin namin. Kasi ang mga vapor karamihan dyan, most of them gentlemen. May mga ilan-ilan na ulabog,
may mga ilan-ilan na mga bobo rin. Pero kagaya rin naman ng gobyerno, nahaluan din naman kayo ng bobo. Lahat ng hanay sa lipunan natin, nahaluan ng bobo. Kapulisan, nahaluan ng bobo. Lahat ng hanay, hindi tayo exempted sa bobo. Kasama natin yung mga yan na naninirahan, yung mga kulang sa pangunawa. Sa mga kapwa ko vapor naman, magpakalat kayo ng totoong information. I-share nyo yung mga tamang information tungkol sa vaping. Yung mga nasabugan na yan, magtanong kayo kung bakit nangyari, bakit sumabog. Yung lung illness, masyadong shaded yon sa panahon ng internet na dapat inilalaban pa rin ang freedom of information. Hanggang ngayon wala tayo, wala akong makuhang data. Doon sa nagkasakit daw, nagkaroon ng lung illness sa Bisaya. Okay, minor, pwedeng hindi. Pero at least maski paano dapat may records. Kasi hindi pwedeng magbase ang lahat. Hindi pwedeng magbase ang gigil ng gobyerno dahil lang sa isang kaso. 10 hanggang 15 na Pilipino ang namamatay kada oras sa paninigarilyo. 4 dun sa 10 na yon hindi naninigarilyo. So dapat ang gobyerno, ang vapor, at yung mga hindi naniniwala, ang labanan natin, huwag yung vaping, ang labanan natin yung smoking. Kasi ako kahit din ako nagnaninigarilyo, kahit tumigil na ako mag-vape, lalabanan ko ang smoking. Pwede nyo akong imbitahan maski saan, kung ano man, pero puro ano, factual information lang about sa smoking. Siguro, ang pinaka masasabi ko, dapat lahat magkaroon ng legit na malasakit. Kasi pag nandun yung malasakit mo, gagawa ka ng tama. Kumbaga, hindi ka mag-iisip ng ikakasama ng kapwa mo.